Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan?
Halika kaibigan, usap tayo. Praise the name of the Lord. Magandang hapon sa lahat mga sumusubaybay sa ating programang Expect a Miracle Today. Magandang ulan po sa ating lahat. Bagamat umuulan, yan po ay simbolo ng pagpapala. Kaya ang kinin po natin, ang spiritual blessing, ang ulan ng pagpapala. At sa lahat po nanonood ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon. At sa lahat din po ng mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng daigdig, manood lamang po kayo sa loob ng isang oras sa ating programang Expect a Miracle Today. Ito po ang inyong host, Bishop Ted Malangen. Sabi po ng Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us." Kaya po sa lahat po ng mga nagbukas ng ating FB live streaming at nag-aabang, may gantimpala po kayo sa ating Panginoon. God is a God of reward. Purihin po ang Panginoon. At kumusta po kayo diyan sa inyong mga tahanan at sa inyong paglalakbay. At yung po mga naglalakbay po, ingatan po kayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Bago tayo magpasimula, tayo po'y mananalangin muna at unahin natin muna ang gabay ng Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan po na yunak na si Jesus. Ay nilalapit namin sa iyo ang programang Expect a Miracle Today. Kami po ay nananalig, nananampalataya na ikaw ang Diyos ng milagro. You are a God of signs, wonders, and miracles. At para matanggap namin ito, ay kami nananalig sa iyo. Hallelujah! I-bless mo lahat ng nanonood ngayon, ang mga ina ng tahanan, ama ng tahanan, mga negosyante, mga may sakit at may karamdaman. Alam po namin pagagalingin mo. At i-bless mo lahat na may pangailangan pinansyal. Sapagkat tuwing araw ng Miyerkules, ang pinag-aaralan po namin, Panginoon, ay patungkol sa iyong salita na kalooban mo kami ay sumagana. Hallelujah, in the name of Jesus. Holy Spirit, we welcome you in every home. Hallelujah, in the name of Jesus. Pagpalain mo po aming bansang Pilipinas sa mga ganitong kapanahonan ng tag-ulan, ay ingatan mo lahat ang iyong mga anak. Lord, pagpalain mo po lahat ng mga anak mo nasa ibang bansa na nagbukas din ng FB live streaming. Release your blessing right now in the mighty name of Jesus. Marami pong salamat. To God be the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay bago tayo dumako sa salita ng Panginoon at mga patotoo, ay hayaan mo nating batiin tayo ni Ma'am Elizabeth Edralin, na napakatagal ng miyembro natin dito sa JCTD. Batiin mo nga yung ating mga televiewers, mga viewers. Magandang hapon po sa lahat ng mga sumusubaybay. Expect a Miracle Today. Binabati ko po ang aking mga kababayan sa Ilocos, mga kapatid sa pamilya ng JCTD. Manood kayo palagi upang kayo ay mapagpala. Magandang hapon po muli. Pakibati mo nga sa dialect ng Ilocano. Naimbag nga malayim yung amin-amin nga kailapanoan. Sapay kumata, sumubaybay kayo, ket surutin nyo amin, ipatnugot niya po tayo a Diyos. Amen. Naintindihan nyo ba yon? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At dito naman po sa kaliwa ko po ay si Kumadre ay nag-birthday po kahapon ng kanyang kaarawan. Hindi ko po alam kung ano edad. Siya na po magsasabi niya. Pakibati mo nga, Kumaring Anag at Maitan. Praise the Lord. God is so good. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood, local, international, na expect a miracle today. At you shall be blessed. At ang lahat ng papulit pa sa salamat, binabalik ko dahil sa kabutihan ng Diyos, sa mga kapatid ko na nasa Amerika, mga pamangkin, mga apo, maging sa aking mga anak na nasa Qatar, at yung isang anak na nandito sa Pilipinas, sa aking kabiyak. So, praise the Lord. Magandang hapon sa lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon. At siguro tayo ibabati muna sa ating mga viewers, mga listeners na masugid na nakikinig sa ating pong tuwing araw ng Miyerkules. Ang programa pong Expect a Miracle Today ay ito po ay patungkol po sa pagpapala. Alam nyo, pagka Miyerkules, ang ating pong tinatalakay ay blessing.
yung mga ayaw ng blessing, wag na hong manood. Yung mga gusto, sumubaybay po mga isang oras. Pero sa mga anak ng Diyos, purihin ang Panginoon. At sinabi ng 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Sa John 10:10, letter B, I am come that you may have life, that you may have it more abundantly. Yan po sabi ng Bible. At batiin natin lahat muna yung ating mga masugid na sumusubaybay ng ating pong programang ito. Hallelujah. At binabati ko siyempre yung aking may bahay, si Pastora Lily Malangen, ang aking darling. Hallelujah. Si Joyce Malangen Bautista, nanonood po ngayon. Si Doktora Rubian Estreita de Guzman Pestaño, Gloria Ancheta, nanonood po ngayon. Baby Ignacio, Sister Baby de Guzman and family, in the name of Jesus. At purihin ang Panginoon si Lily Gallegos Mendoza, Ising de Leon. May tumatawag. Si Liway Adriano Mabalon mula po sa tinatawag na Sarja. Si Ate Ising de Leon, si Matthew, nanonood po ngayon. Lolita Amon, si Jason Velasco, nagpadala ng 18 stars. Si Flor Adriano Mabanglo, God bless you, Nur Celis. Si Annie Gatmaitan, Prince Ryla, si Lynn Valera, good morning, good afternoon. Si Klein Castro Santos, paki-like and share sa lahat ng mga nanonood po ng lahat ng mga followers ng Watch and Pray, pati Expect a Miracle Today. Hallelujah. Si Brother Tom Tanghal, nanonood po yung mag-asawa, si Brother Tom at Sister Eden. Purihin ang Panginoon, Emily Cabusas, Paul Montes, God bless you, si Sarah Ramos at lahat ng kasama niyang nanonood ngayon. Oh. Praise God, si Tin Sire, Ed Kualin, Lisa Samar, Marites Obispo, Julius Obispo, taga Samar pala ito, so, Joselito Aquino, Kahanding, Janelle at marami pa iba. Flora Madriano Mabanglo, hallelujah. Susie Dilag Pineda, magandang hapon sa inyo. Medi Tesoro, praise God. Maribel Ramos, shalom po. Good PM po, blessed Wednesday. Hallelujah. God bless you, Pastora Maribel, mula po sa Hon at Chugi. Si Reynaldo Bantillo, God bless you. Joffrey Palomar, ayan ha. Marisa Ramo, ayan. Praise God. Emily Cabusas, nabanggit ko na to. Si Sopronio Sagala, ang ating pong chairman ng Fathers. Hallelujah. Si Maria Pederio, Michael Pederio, Lisa King Carla Hierro, si Jeremy Allen del Rosario, God bless you. Eduardo de la Cruz, magandang hapon. At lahat po ng mga nanonood, paki-like and share. Pindutin po yung share, paki-like. At sa lahat ng inyong mga kaibigan, kakilala at mahal nyo sa buhay. At yung mga gustong magbigay na stars, pindutin nyo lamang po yung stars. At sa lahat po ng mga gustong merong prayer request, maglagay po kayo dyan at kukunin po ng ating pastora. Hallelujah, nag-aasar si Pastora Amelia Burnos, ang ating pong pastora. Si Ellie Rosende, magandang hapon, Sister Ellie. Praise God. Si Lorna Santiago, magandang hapon. Praise God. At si Maricel Santos Castro, pag-pray natin si Ate Jamaica Santos, Lelina, sumasakit po ang sikmura, be healed in the name of Jesus. Si Ma'am Yolanda Marpil, nanonood po ngayon, God bless you. Teresa Segismundo Abogado, God bless you. Angelic Santiago, nagpadala ng 100 stars. Si Flor Delis Anet, Dennis Martinez, God bless you. Si Tina Tulpo Perez, Lorna Bigino, mula po sa Puypuy, Laguna. Marites Agustin, magandang hapon, Sister Tess. Si Casey Santos, nasa Perth, Australia. Ito, manonood ha. Lorna Sagala, Nanette De Leon Ramos, Mary Ann De Leon Catalino. At nakikiramay tayo sa kanyang ama na pumano na. Si Karine, na matagal na rin miyembro dito yan sa JCTD Central. At aliwin kayo ng Panginoon at ilagay nyo sa inyong puso
For me to live is Christ, to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. For me to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. So si ang inyo pong amay na, ay nasa Panginoon na. God bless you sa inyo lahat. Si happy watching to Raquel Perez. God bless you. Si Jeremy Allen del Rosario. Si Munina Manayan Santos, nagpadala ng 200 stars. Sheila May Almasan, magandang hapon. Si M. Gabay Dan, God bless you. Praise the name of the Lord. Si Tess Bachong, magandang hapon. Joan Cristel Bachong, good morning, good afternoon. Alma Sumera, God bless you. Alicia Villanueva Lorenzo, magandang hapon. Si Evelyn Belonza, nanonood po ngayon. Si Caridad Libiran Garcia, God bless you. Alm Sumera. Si Terin Atiliano mula po Zamboanga City, buenas tardes sa mga taga Zamboanga. Efren, Brother Efren Ayaay at Keste Arlia Atilione, magandang hapon. Lenina Danles Andres mula po sa Pototan, Iloilo, maayong gabi sa inyong tanan. Si Wendell Asco, God bless you. Si Monet Castro, Ryan Joson Ortega, nanonood po ngayon sa Abu Dhabi. Magandang hapon sa lahat ng mga taga Abu Dhabi. God bless you. Jason Velasco. Ayan, at isa na lang, 100 na ang nanonood. Tayo magpapasimula na sa patotoo. Ayan. Si Lovely Castle, magandang hapon. At purihin ng Panginoon si Ina Rose Villegas. Purihin ng Panginoon. At tuwing araw po ng Miyerkules ay ang ating pong programang ito ng Expect a Miracle Today ay tinatalakay po natin ang patungkol sa kasaganaan ng buhay ng tao, kung paano po tayo magiging matagumpay sapagat nasa lupa pa tayo. Ang sabi ng Deuteronomy 8:18, God gave us power to get wealth. At kalooban ng Diyos na tayo po ay talaga namang pagpalain ng Panginoon. At isa pang verse na hindi ko makakalimutan, lagi kong binabanggit bilang introduction, yung sa Psalm 35 verse 27. Let them shout for joy and be glad that favor may righteous cause. Yet let them say continually, let the Lord be magnified which has pleasure in the prosperity of His servant. Let the Lord be magnified to the prosperity of His servant. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Diyos po ay naliligayahan, natutuwa ang ating Ama sa langin kapag nakita niya ang kanyang mga lingkod ay masagana. Hindi kalooban ng Diyos ikaw ay walang pera, ikaw ay baon sa utang. Hindi kalooban ng Diyos ikaw ay walang wala. Gusto ng Diyos tayo ay sumagana. Purihin ang Panginoon. Kaya po ngayong hapon ay itutuloy natin ang ating mga aralin patungkol po kung paano tayo magiging masagana. Tatawag muna tayo ng patotoo si Sister Beth Edrelin ay isa pong retired professor ng Philippine Normal University Manila. At interviewin natin siya at Sister Beth. At narito tayo, live tayo ngayon sa ating studio. Ay, ilang taong ka na bang Kristiyano at ilang taong ka nang dumadalo dito sa Jesus Christ the Deliverer? Sa awa po ng Diyos, ako po'y 20 years nang umattend at dumadalo dito sa ating JCTD. Pero meron pa rin po akong pinag-umpisahanan. Pero dito na po ako na-nurture ng salita ng Diyos. At dito na rin po nadagdagan ang aking spiritual na pananampalataya at mga pagpapala sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Amen. At dahil ngayon po ay Sister Beth, ay ano ba ang masishare mo sa ating mga listener ngayon? Sa tagal na inyong paglilingkod sa Panginoon, ay talaga namang walang humpay. Talagang kayo ay very faithful and loyal. Siyempre, una sa Panginoon at pangalawa sa salita ng Diyos at sa iglesia na inyo pong dinadaluhan. Ano ba ang natutuhan niyong mga lesson para lalo tayong i-bless ng Panginoon? Pwede bang mag-share kayo ng konti? Yung pong paglilingkod, ang isa sa aking malaking, maipagmamalaki
sa aking Panginoon. Ang sabi nga po, ang paglilingkod ay isang daan sa kadakilaan. Ngunit sabi po rito sa John 3:14, kailangan maging ano tayo, maging mapakumbaba kagaya ng Panginoon. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Nagpapatunay lamang po na kailangan tayo mapagpakumbaba, na hindi ibig sabihin na tayo ay naaalalaman natin ang pagbibigay o kaya iyong paglilingkod ay gano'n na lang. Pero meron pong kondisyon ang Panginoon. Kinakailangan meron kang gawin. Kagaya po dito sa verse 15, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. So maging masunurin po tayo at maging matiis sa kanyang salita sa 1 Corinthians 10:24. Mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay, nang kayo'y tawagin, manatili kayo noong kasama ng Diyos. Yun po ang aking mga panuntunan, mga pangako ng Panginoon. Praise God, Sister Beth. Maputol ko po muna yung sharing time. Ilan taon na ba kayo naging guro dito sa Philippine Normal University? Ilan taon na kayong nagturo dito? 25 years. Kailan kayo nag-retire? Noong 2016 po. 2016. Purihin ang Panginoon. Napakatagal na servisyos ng pagtuturo ni Sister Beth sa Philippine Normal University. Kasalukuyan noon, kayo din ay naglilingkod sa Panginoon, di ba? Praise God. At si Sister Beth po ay napakatagal na namin kasama sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon. Sila po yung mga silent supporter ng Iglesia ng Jesus Christ the Deliverer. Pero purihin po Panginoon at masaya ba kayo sa inyong paglilingkod, Sister Beth? Opo, masaya po kasi dito ko po naranasan na lahat pala ng ginawa kong paglilingkod sa Panginoon, tumimo po pala sa puso ng Panginoon. Uh-huh. Hindi ko alam na tinutupad na pala niya dahil sa lahat ng aking mga kahilingan, ang aking mga pananaw, ang aking pangarap, ay tinupad niya lahat ng walang alinlangan. Kung meron mang hindi, ang sabi niya sa akin, in my time. Amen. At meron ka pa ba i-share, Sister Beth, bago tayo mag-conclude sa sa sharing time mo mamaya, kasi mag-share kayo ng mga challenge para sa lahat na mga sumusubaybay ng programang ito. Ano pa yung natutuhan mo sa paglilingkod mo sa Panginoon? Ang mga natutunan ko po ay sumunod lamang sa instruction, makinig ng mabuti, sundin kung ano ang sinasabi ng lingkod ng Diyos, at magkaroon tayo ng makinig tayo sa leading ng Holy Spirit. Kaya palagi tayo na sa Kanya ay manalangin bago tayo gumawa ng ating mga dapat gawin. Kailangan tayo ay mag-konsulta sa Kanya. Okay. At naalala ko yung sabi mong masunurin dito sa Job 36, 11 and 12, kasama po ito sa kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon. Job 36, 11. If they obey and serve Him, kayo pong mga sumusubaybay ng programang ito, kung kayo merong ballpen o kaya daladala nyo ang Bible nyo, guhitan nyo po yan, napakaganda, tandaan nyo po yan. If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity. Kaya po si Sister Ben ay naglilingkod sa loob ng mahabang panahon at naging masunurin. Kaya siya po ay nakaranas ng iba yung pagpapala. They shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Kapatid, kaibigan, kayo po mga nanonood ngayon, ang blessing po ay para sa iyo at para sa ating lahat. Given na po yan, ang gagawin lang natin, pinakamasaya po na tao sa balat ng lupa ay yung naglilingkod sa Diyos at sumusunod sa kanyang salita. At ang sabi ng verse 12, but if they obey not, they shall perish by the sword and they shall die without knowledge. Kaya purihin po ang Panginoon, siguro talaga Sister Beth, after na kayo po ay nag-retire, de bless na bless po kayo, Sister Beth. Huh?
Opo, Bishop. Ano pa ba maihiling mo sa Panginoon after na ikaw ay sinamahan ng Diyos mahabang panahon sa pagtuturo, ikaw ngayon ay retired na, ano pa ang kahilingan mo sa Panginoon? Sa nalalabi ko pong buhay, ay nais kong maglingkod talaga sa Kanya. At dito, Panginoon, ang aking spiritual na aspeto sa buhay. Kaya kung sakali man po na ako'y bibigyan pa ng kalakasan, ng protection, at patuloy naman niyang ibinibigay, amen, ako po talaga ay maglilingkod sa Kanya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isa pang verse na gusto kong basahin po sa inyo at duktungan natin yung mga sinasabi ni Sister Beth. Dito sa Isaiah 1:19, paborito ng aking asawa to eh. Isaiah 1:19, if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kapag ikaw ay nais mo na gustong gusto mo at masunurin ka, talagang willing na willing ka at masunurin ka, you will eat, sa ibang translation, you will eat the best of the land. Lahat ng the best sa lupain, not only good, not only better, but best in the land, patitikman sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, talagang ang langit ay magbubukas sa iyo, pero merong mga kondisyon kung paano ka talaga ibe-bless lalo pa ng ating Panginoon. Isadyaan po yung willingness and obedient in serving the Lord. Purihin po ang Panginoon. At mamaya tatawagan ko ulit si Sister Beth at tatawagan naman po natin yung may kaarawan at in behalf of Expect a Miracle Today, binabati natin ang si ating Sister Ana Gatmaita na abing kumare. Ilan ba inaanak ko sa iyo? Tatlo. Tatlo po kami mag-asawa. Yung tatlo niyang anak ay inaanak namin sa kasal. Kaya po purihin ang Panginoon. Ito rin po ay matagal nang kasama natin sa larangan ng paglilingkod. At nung una naalala ko si Brother Bayani, nung siya po ay nag-abroad, at siyempre talagang dumating sa buhay natin, tayo muna ay nagsimula sa wala. Talagang nagsakripisyo. Yung kanyang asawa, pag dumarating yan, kahit papano naabutan tayo ng konting konti, marami, ganon. Basta blessed na blessed tayo, naabutan tayo ng sa wikang mga pastor ay LG, love gift. At yan po ay dahil sa kanyang pagsusumikap sa ibang bansa, pagdating ho dito ay inaabutan po tayo. Kaya siguro talagang tanim sila ng tanim sa gawain ng Panginoon hanggang makatapos lahat yung kanilang mga anak. Sige, alam ko si Sister Ana na magpapatotoo nito. Pastor, Sister Ana, mag-share ka nga ng konti sa ating mga televiewers, mga viewers natin, listeners. Praise the Lord. Una sa igit sa lahat, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil retired din po ako. Social worker sa Office of the Clerk of Court, RTC. At parihin ng Diyos, yung aking apat na anak, successfully, they are all graduate and attained the courses. Yung panganay ko, isang civil engineer, registered po siya. Yung architect ko, si Don Ryan, yung pangalawa, registered din po siya, registered architect. Yung pong pangatlo ko, yung sa Saudi Airline Company, isa po siyang flight attendant. At yung pong bunso ko, isang registered din po siya nurse. And they are all serving palibhasa. Ginaya ko si pastor nun, si bishop nun lagi eh. Whenever that he declares, basta pagka nasa bahay ako, declare ako ng declare. At isa yung sinasabi ko, my family is a world-class family. At yun nga po, my husband had worked until retired as an OFW, mechanical engineer. At God is so good. So, sa Diyos ang lahat ng papuri po. Lahat po nito inaatin dahil sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Todo. Thank you kay Ate Ana. At napakinggan niyo po lahat ng kanya pong mga anak ay nakatapos po ng pag-aaral. At yan po ay sila po ay mga aktibong mga miyembro natin sa Qatar. At isa diyan na nag-birthday nung isang araw din si Don Engineer Ryan. Don Ryan. Architect pala, sorry. At siyempre, isa sa pinaka
ang tawag dito, yung faithful na treasurer ng ating mga outreaches, yung kanyang asawa, si Sister Rowena. Praise God, Sister Rowena, kung nakikinig ngayon, God bless you sa iyo. Dahil alam po natin, pati ang aking ninang Rodora Peralta, talaga namang mga faithful lahat yan sa Panginoon. Kaya masasabi natin na as for us in our household, we will serve the Lord. Yan po ay duktong-duktong ng mga Kristiyano na purihin ang Panginoon. Kaya Sister Anna, pwede ka bang magpatotoo na kung bakit ka lalo kayong pinagpala ng Panginoon materially, physically, and spiritually? Ano ba naging palatuntunan mo, biblical principle, kung bakit ka lalo kang pinagpala ng Panginoon? Talaga pong sinunod ko yung bukod sa tanim-tanim, talaga yung first fruit, tithes and offerings, giving, sowing sa mga man of God, sa mga pastors, lalo na po sa mga mahihirap, tanim-tanim para sa mahihirap. So I think it is the secret how we achieve yung beautiful things na pamilya ko, talaga pong pinagpala. So God is so good na naalala ko yung si Brother Van, nagpatotoo dito ng first bisita kami, ng mag-asawa. We started from 50 pesos. Wala siyang trabaho. But ang sekreto namin talaga, kahit ano lang yung binibigay ko agad para sa Panginoon, tanim ako ng tanim talaga. I honor God. It's been my secret. Talagang faithful tithing is the secret of the breakthroughs, pati sa mga anak ko, ito yung naging daan para sila'y tunay na pagpalain ng Panginoon. Okay. Duduktungan natin yung verse ni Sister Anna. Una, yung pagtatanim sa Panginoon. Dito po sa Proverbs 3, 9 and 10, Proverbs 3, 9 and 10, lagyan natin ng Bible verse. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thy increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. At yun po ang talagang ginagawa nila, sapagkat matagal na panahon na nakilala nila ang Diyos na may gawa ng langit at lupa na nagpaala sa kanila. Kaya dumating naman ang pagkakataon, talaga namang in-honor nila ang Diyos sa kanilang mga pangangailangan. And the first fruit of all thy increase. Hallelujah. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Kaya po, talaga namang hindi sila kinapos, hindi kinulang, at talagang umaapaw na pagpapala. At nasabi nyo kanina ay pagtulong din sa mga mahihirap. Paano nyo nasabi na kayo tumutulong sa mahihirap? Nabalitaan ko meron daw kayong foundation. Pwede ba sabihin nyo to sa ating mga audience? Praise the Lord. It's been my passion dahil profession ko po, social worker. So thanks be to God. Talagang through prayers and obedient unto God, talagang hiningi ko na, Lord, pagkatiwalaan mo po ako ng isang foundation na makakatulong sa mahihirap. At yun nga po, ang number one ko pong goal doon, to win souls for Christ, at yung kuwada labang po doon, complimentary po yung kahit pa pan nakakapagkaloob sa reaching out them. So may mga material, may financial, moral, so all aspects, livelihood. So yung mga ganoon, tinugon ng Panginoon. Amen. Tinugon ng Panginoon. Okay, yun yung pangalawa niyang sikreto ng matugumpay at pinagpalang tunay. Babasahin ko rin sa Salmo 41, yung pagtulong sa mahirap. Mapalad ang taong nagmamalasakit sa mga mahihirap. Tutulungan siya ng Panginoon sa panahon ng kaguluhan. Verse 2, ipagtatanggol siya ng Panginoon, iingatan ang kanyang buhay. Pagpapalain din siya sa lupain natin, at hindi siya isusuko sa kanyang mga kaaway. Verse 3, tutulungan siya ng Panginoon kung siya ay may sakit, at pagagalingin siya sa kanyang karamdaman. Mga sumusubaybay sa ating pong
programang ito, Expect a Miracle Today, isa po sa pagbibigay ay pagtulong sa mga may hirap, mga kapuspalad. At ito pala ay gustong-gusto ng Diyos din, kung tayo naman ay meron din at sobra-sobra, kahit na sa anumang paraan, makakatulong tayo sa ating mga kaibigan, kakilala, mga nangangailangan, eh mas maganda po na tayo po ay lumagay sa mga sa posisyon na kung saan tayo pinagpala ng Panginoon. At ang resulta pala dito, sabi ng Biblia, at ang sabi dito, pag tayo tumutulong sa mga may hirap, tutulungan siya ng Panginoon sa panahon ng kaguluhan. Ibig sabihin, nag-invest tayo sa mahirap, diretso po yun sa langit. At sabi ng verse 2, ipagtatanggol siya ng Panginoon at iingatan ng kanyang buhay, mas lalo sa panahon po ng pandemic, sa panahong ito, iba ho ay nawalan ng trabaho, iba ho ay may sakit, may karamdaman, pumosisyon tayo doon sa tayo ay pinagpala. At sabi dito ng Bible, pagpapalain din siya sa lupain natin, hindi siya isusuko sa kanyang mga kaaway. Ang mga kaaway natin ay itong mga sakit, mga karamdaman, kahirapan. Hindi tayo patatalo ng Panginoon. Kaya kayong mga nanonood ngayon, isa pang challenge sa ating lahat na you are blessed today. Pakisabi mo sa katabi mo, I am blessed today. Hallelujah. At verse 3, tutulungan siya ng Panginoon kung siya man ay may sakit at pagagalingin siya sa kanyang karamdaman. Kaya po yung mga pagtulong po sa mahirap. Halimbawa ho, may namamalimos. Pagka may namamalimos, alam nyo namang hindi kaya magtrabaho, matanda, o kaya ay minsan ay payat na payat, madukha talaga, kayo po ay ini-encourage ko kayo, magbigay po kayo. Pero yung mga malalaking katawan, tapos mga hingi sa inyo, huwag nyo bigyan. Hayaan nyo sila magtrabaho. Pero yung pong mga namamalimos at humihingi ng tulong sa inyo, talaga namang walang-wala, mas maganda ay lumagay tayo sa tayo pinagpala ng Panginoon. At kung magbibigay ka naman, huwag yung pa-20-20, hindi naman nakakabili ng ano yan, ng pagkain. Pag nagbigay ka, 100. Ayan, pwede namang Jollibee yan at saka McDo. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. At masaya ang kalooban ng mga nagbibigay. So, Ate Ana, at isa na lang, meron pa ba kayong gusto i-share na para sa gawain ng Panginoon? Ano ba yung natutuhan nyo sa pagkakaloob sa gawain ng Panginoon? Ang totoo, we cannot outgive God. Kung ano yung tinatanim natin, 1,000-fold ibabalik ng Panginoon. Kaya magbigay ng todo-todo, cheerfully, not grudgingly, but willingly, talaga para ang Diyos, expect a miracle. He will bless. At ito nga po naranasan namin, pamilya. Ayan, at isa pang tanong ko po ay, dahil ang mga anak mo ay nasa ibang bansa, bilang kayo'y magulang, para naman sa mga viewers, televiewers na ang mga anak ay nasa ibang bansa, paano nyo nasasabi na ang sabi ng Ephesians 1-3 ay honor your parents in the Lord, for this is right. At isa sa pangako niya, pag-asenso ng tao, ay kapag ang mga anak ay mapagmahal sa magulang, sa ama't ina, at hahaba pala buhay ng tao at giginhawa. Iyan ba ay napipil nyo sa buhay nyo, Sister Ana? Superb, Bishop, superb. Dahil yung trailblazer na mayroon ako, mga anak ko yung bumili noon, yung bahay namin, nakapagpagawa kami ngayon ng bagong bahay. Praise the Lord, talagang expect miracles. Talagang ang mga anak ko po, I give thanks to the Lord. Napakababait po nila, very loving, very caring, very thoughtful, very supportive. Everything kami pampered na mga magulang. Amen. Mga pensioners nga po kami mag-asa. Amen. Hallelujah. So ito pong dalawang ito na naging patotoo sa inyo lahat ay napakasaya po ng buhay nila, sapagkat baga sa takbuhin ng buhay ay nagsimula sa wala ay ngayon ay lubos na pinagpala.
under the leadership of Jesus Christ the Deliverer, glory to God. Alam po natin anointing ng Jesus Christ the Deliverer. Amen. When the demons are coming out, the blessings are coming in. Kaya po naniniwala tayo, nananampalataya na gustong-gusto ng Diyos, ikaw at ako ay maging pagpapala at pagpalain ng Diyos lubos-lubos. Kaya purihin po ang Panginoon ngayong araw na ito. Tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon bago tayo marinig natin ang challenge ng dalawang ito. Ay tayo muna ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, mga biblical principle. Ito po ang ating topic ngayon, the secret benefits of giving. Bakit gustong-gusto ng Diyos na tayo po ay pumusisyon na lumagay tayo na maging giver, maging blesser at maging sower? Yan pong tatlo ngayon, huwag niyong kalilimutan. Sabihin natin, I am a giver, I am a sower, I am a blesser. Hallelujah! Tayo po ay mananalim, mga mapagbigay, at nagpapala. Purihin ang Panginoon. Ngayon, aking pong inaral na mabuti, sa Bible ay sabi ng mga theologian, merong 500 verses ng prayer na binanggit sa Bible. More or less 500 sa pananampalataya. Ang pinakamarami palang verses ay patungkol po sa money and or possession, 2,000 mga verses. Ano ibig ko sabihin ito? Na kalooban talaga ng Diyos na tayo, ikaw at ako, habang nabubuhay sa mundo, nasa lupa pa naman tayo, wala pa naman tayo sa langit, at yung ating talampakan ay nasa ano tawag doon, nakayapak pa sa lupa, at tayo'y nagugutom at kailangan natin ng pinansyal, at yun pala'y gustong-gusto ng Panginoon. Ngayon, ano-ano mga dahilan kung bakit siya mismo ang Diyos na may akda ng langit at lupa, na ang tao, ikaw at ako, ay magkaroon ng tinatawag na pusong mapagbigay. Mahirap magbigay isang tao kung wala naman siyang ibibigay. Pero tandaan po natin, kapag ang puso natin, design ng puso natin, isang araw, Lord, ako'y pagpalain mo po at gusto ko po na sa pagpapala mo, ito'y maging daluyan ako ng pagpapala. Iyan ay mangyayari sa iyo. Mangyayari ba sa iyan? Sabihin mo, Amen. Mangyayari sa iyan, isang araw, hahanguin ka ng Diyos sa kahirapan at dadaling ka sa isang lugar na punong-puno ng pagpapala. Hindi mo ma-describe, hindi mo ma-compute sa isip mo kung paano nangyari iyan sa buhay mo. Sapagkat ang sabi ng, babasahin ko bilang introduction, sa 1 Corinthians chapter 2, ang sabi ng banal na kasulatan, Hallelujah, shikalalabahando. 1 Corinthians chapter 2 verse 9, But it is written, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Kapatid, ikaw nanonood ngayon sa Hong Kong. Hindi mo naman alam na mapupunta ka dyan sa Hong Kong. Hindi mo rin alam na ikaw ay mapupunta sa Macau o sa Taiwan, sa Singapore o kaya sa Malaysia. Hindi mo naman alam ang buhay mo na magiging engineer ka, arkitekto o doktor. Merong isang pangarap sa buhay mo na nangyari sa buhay mo at yan ay pinahintulutan ng Diyos. Ang sabi ng Bible, except it given from heaven, man cannot receive. Dahil tayo po ay blessed na blessed, malakas tayo sa Panginoon. Hallelujah, ikaw ay lubos na pinagpala. Ngayon, dahil ikaw ay pinagpala ng Panginoon, may nakita ang Diyos sa iyo na hindi ka pala maramot. Hindi ka pala tinesting ka ng Diyos sa mga ilang panahon na hindi mo kaya ipagpalit yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kaya kasi sabi ng Bible dito, napakagandang verse 2 eh, hindi pa nakita ng mata o narinig o pumasok sa puso ng tao ang mga bagay-bagay na hinahanda ng Diyos sa iyo na umiibig sa Kanya. Eh, ibig sabihin, nakita ng Diyos yung puso mo. Kahit nasa ambang lugar ka, anuman sitwasyon mo ngayon, mahal mo ang Diyos sa ano pa mang paraan, mahal mo ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa iyo isang araw, itong anak ko nito, tapos na ang paghihirap nito,
Mayayamanin ko na to, pasasaganain ko na to. Nakita ko sa puso niya, mahal niya ako. Kapatid, ang Diyos lamat, ikaw nakakaalam niyan. Kung bakit ka nagkaganyan ngayon, nakita ng Diyos ang pagmamahal mong wagas sa Kanya na nagmahal sa atin. Purihin ang Panginoon. Ngayon, dahil ikaw naman ay napagkatiwalaan, alam mo, sa Bible, mayroong tinatawag na, ito pa, isa pang verse na napaganda, Romans chapter 2, verse 4. Yung palang kabutihan ng Diyos, ay, tingnan niyo po, Romans 2, verse 4, O despises thou the riches of His goodness, forbearance and long-suffering, not knowing the goodness of God leadeth you to repentance. Kaya pala tayo, nakapaglilingkod at talagang nakapagbibigay, nahihiya tayo sa kabila ng Kanyang kabutihan na ginawa sa atin ng Panginoon. Ang tawag dito ay the goodness of God leads you to repentance. Itong nangyari sa buhay mo, buhay ko, eh mahirap ngang computin at paano to nangyari sa atin eh. Will lead you to repentance. Pag binilang mo lahat ng kabutihan ng Diyos sa iyo, hallelujah, talagang hindi, walang pasubali na ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon eh. At ako ano lamang ang gusto ng Diyos, ito yung mangyayari sa iyo, sa binibigay natin sa ating Panginoon. Ngayon, ito na po, tayo dadako sa ano ang mga sikreto ng benepisyo kung bakit gusto ng Diyos tayo magbigay. Number one, Acts 20:35. Sa Acts 20:35, ang Diyos po ang nagsasalita dito. Acts 20:35. Kagaya mga nagbibigay ng mga stars, mga faithful partners. Hallelujah. Number one, Acts 20:35. I have shown you all things how the solo laboring you ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it's more blessed to give than to receive. Mga kapatid, una, dinideklara mo, kapag ikaw pala ay nagbibigay, ako'y nagbibigay, may nakakakita man o wala, you are declaring that you are blessed. Wow, hallelujah. Sabi mo, wow na wow. Hallelujah. Acts 20:35 is more blessed to give than to receive. Eh ano gusto mo, kapatid? Sige, kumpitin mo. Ano gusto mo? Ikaw yung laging binibigyan. Ano mas masarap? Yung ikaw ay binibigyan. Siyempre masarap din yung binibigyan ka. Pero alam niyo ba, it is more blessed to give than to receive. Ibig sabihin greater or more than ang position mo kapag lumagay ka sa ikaw yung giver, mga kapatid. Bakit? Sapagkat inalis na ng Diyos yung kahirapan mo, pinagpala ka na, at blessed na blessed ka. Kaya ang pagbibigay po pala ay kalooban ng Diyos yan, ikaw ay lubos na maging giver. Praise the name of the Lord. Dito sa Hebrews 7:7, tingnan po natin sa Hebreo 7:7, kasama po yan ng Acts 20:35. Napakagandang talata ito. Hebreo 7:7. Without all contradiction, the less is blessed of the better. Titingnan po natin sa Tagalog. Mataganda to sa Tagalog eh. Hebreo 7:7. Praise the name of the Lord. Hebrews 7:7. At alam nating mas mataas ang nagpapala kaysa pinagpapala. Oh, kaganda nito. Guhitan niyo po yung talata ng yung Biblia. Alam nating mas mataas ang nagpapala kaysa pinagpapala. Kapatid, kaibigan, nanonood ngayon, ikaw yung napili ng Diyos. Kita mo yan? Na ano ibig sabihin nito? Ikaw na nagpapala, mas mataas ka doon sa pinagpapala. Ano gusto mo? Ikaw yung pinagpapala o ikaw yung nagpapala?
And diniklara ng Hebreyo 7:7 yan. Kaya yung mga wala pa sa kalagayan na nakukuha, nagpapala, ipanalangin nyo, i-desire nyo yan, mangyayari sa inyo yan, sapagkat lahi tayo ni Abraham. Lahi tayong pinagpala. Praise the name of the Lord. At alam nyo ba, natutuhan ko, para ang buhay palang tao na nagpapala, parang balon. Nakakita na ba kayo ng balon sa probinsya? Siguro yung mga senior citizen nanonood ngayon, alam yan. Pero yung mga youth ngayon, wala nang nakikitang balon ngayon. Ang nakikitang balon, yung bulsa ng nanay nila tsaka tatay nila. Ang tawag dyan ay mga kalabit penge. Okay. Ayan ang balon. Bumabalon. Okay. Nung unang panahon, pagka ikaw ay sumalok ng tubig, Sister Anna, Sister Beth, ano? Pag sumalok ka ng tubig, akala mo nauubos, nababawasan. Malingat ka lang, mamaya-maya, andun na naman yung ano, pagka nilagyan mo ng measurement o gauge yung ano ng tubig, makita mo, lalo pang lumilinaw, nagiging sariwa yung tubig, at pagkatapos, akala mo naubos, hindi pala, nadagdagan pa uli, kapatid, kaibigan. Ikaw na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na nilagay sa posisyon na giver, ganyan na nangyayari sa iyo. Lahat na naman ng binigay mo sa gawain ng Panginoon, ikaw po, giving, sa pastor, sa gawain ng Panginoon, yan ay sinuklian ka na ng Panginoon at mas marami pa ang sinukli sa iyo ng Panginoon. Praise the name of the Lord. Pangalawa, sa Kawikaan, Proverbs 11:24-25. Kayo pong mga nakikinig ngayon, hindi aksidente kung bakit ka nakikinig ngayon. Ikaw yung napili ng Diyos. Hallelujah. Proverbs 11:24-25. Ito po, naku, napakaganda nitong ating tinatalakay ngayon eh. Dapat sabi nga ng aking asawa kanina, nag-sharing time kami, ang giving, sabi niya, giving is a lifestyle. Hallelujah. Proverbs 11:24-25. There is that is scattered and yet increased. And there is that withholded more than is meat, but it tended to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Mas lalo kayong nasa ibang bansa, pag ang mga magulang nyo ay nakita nyo na mga kinakapos, ano, o kaya maraming bayarin, kumisan may ganon, wag ko kayong magdadamot sa mga magulang nyo o kuminsan yung mga kapatid nyo talagang walang-wala naman, aabot-abutan nyo naman. Hallelujah. Bakit? Tingnan nyo po ang sabi ng Proverbs 11:24-25. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Kaya gusto pala ng Diyos, giver tayo. Ngayon, kung hindi ka naman sa pera, alimbawa, sobra-sobra naman ang relos mo, nakita mo kapatiran mo o kaya bayaw hipag mo, walang relos, bigyan mo ng relos. O bigyan mo ng sapatos yung kasamahan mo. O praise God, damit. Iba-iba po yan, pagkain. O bigas. Sobra-sobra bigas mo, nakita mo yung ibang tao, kaibigan mo, walang makain, bigyan mo. Because sabi ng Bible, ang taong mapagbigay ay lalong nayaman, yumayaman. Ngunit ang taong sakim ay hantong sa kahirapan. Sa ibang translation, ang tikom na kamay, lalong naghihirap. Subalit ang bukas ang kamay, lalong nayaman. Kaya ikaw nanonood ngayon, ikaw yan na bukas ang kamay mo. Ano, bukas ang kamay mo. Huwag naman yung merong nangungutang, pautang ka ng pautang. Pati yung kakainin yung naipon mo, pinautang mo. Ano mangyayari sa iyo? Ang tawag diyan sa worldly world ay nganga. No, magiging nganga ka. Saan mo hahabulin yung mga pinautang mo? Mas talo kayo pong mga taga Hong Kong, Macau, sa ibang bansa. Pare-parehas naman kayo naghahanap buhay. Ba't mangungutang yung kasama mo? Ayan ang problema ngayon sa ibang bansa. Nag-uutangan. Pare-pareho namang may hanap buhay. Mga kapatid,
huwag kang patatalo o kaya padadaig sa ganun o paaawa. Tatanungin mo, halimbawa, ng utang ng halimbawa ho eh, gusto eh 2,000 Hong Kong dollars, mangungutang sa'yo. Eh tanungin mo, bakit ka mangungutang? Eh may hanap buhay ka naman. Ngayon, naawa ka, edi magbigay ka nila ng 100 Hong Kong dollars. Okay na sa kanya yon, giveaway na yon. Para kung nakikita kayo, eh hindi nakayuko lagi na nakayuko. Kasi kapag ang tao ay nangutang, hindi makabayad. Pag nakikita, eh nalilinga yung ulo, lagi nakayuko. Ayaw nang tumingala. At kung minsan, hindi na sila magkakilala. Eh yan minsan na nagiging pagkakagalit ng mga magkakaibigan. Kapatid, kaibigan, ang gagawin nyo na lang, kaysa magpautang ka, magbigay ka na lang. Kasi yun ang prinsipyo ng Bible eh. Magbigay ka eh. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Naalala ko, Sister Beth at saka Ate Ana eh. Nung una-una tayo nagsisimula ng ating simbahan, eh ako naman, ikokonti pa naman sweldo ko noon. Ang tawag doon, love gift eh. Pagka may mahirap tayo mga membro, eh hindi maiwasan yung nangungutang. Eh dahil ikaw yung pastor, kakainin mo na lamang. Eh gusto mo pang siyempre gusto mo namang matuwa yung miyembro mo. So pinapautang ko. At may mga mautang, konti-konti lang naman 'yon nung panahon ngayon. Eh pag ako'y nangangaral, nakikita ko yung aking mga nangutang na miyembro, nayuko. At dati nasa unahan, eh pumupuesto na sa likod. At pag magkakamaya na, nawawala. Eh sabi ng Panginoon sa akin, anak, sa susunod, huwag ka nang magpapautang. Ano po gagawin ko? Eh, magbigay ka na lang. Pag nangutang ng 5,000, bigyan mo 500. O, 10% senior citizen discount. Ganun na lang gagawin mo. Kaya mula noon, pag merong nangungutang sa akin, hindi na ako nagpapautang. Magbibigay na lang ako. Sabagat, it's more blessed to give than to receive. Yan po ay naging lesson natin. Eh, yan naman po ay pang-personalan lang po yon. Pero kung kayo negosyante, pwede hong ang ginagamit na po ngayon ay loan o kaya ay alam niyo naman 'yun sa business term. So tumuloy ho tayo yung tinatawag na pagbibigay. Pangatlo, sa Proverbs 11:25. Ang taong mapagbigay ay matagumpay sa buhay. Ayan, kaya pala gusto ng Diyos sa verse 25, the liberal soul shall be made fat. But he that watereth shall be watered also himself. Sa Tagalog, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Gusto niyo bang maging matagumpay? Aba, eh pumuesto tayo sa ganitong buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. So, yun po yung 1, 2, 3. Pangatlo. Pang-apat. Pang-apat. Proverbs 18:16. Proverbs 18:16. A man's gift, make it room for him, and bring it him before great men. Ang ganda nitong verse na ito. Sulat niyo po ito. Ito ang sikreto kung paano kayo makalapit sa mga taong mga dakila. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas daan sa kanya, at dinadala siya sa harap ng mga taong dakila. Purihin ang Panginoon. Yan ay regalo po yan. Ang tawag dyan ay mga gifts o regalo. Para bukas ang pintuan sa inyo, may dala kayong regalo. Kaya ang mga Pilipino, sanay na po yan sa kulturang ano eh. Ang kultura natin eh, pagka pupunta tayo sa isang tao na medyo matataas ang posisyon, may dala tayong mga regalo. Para sa ganyan, hindi tayo masabihan na tayo nang hihingi. So, ang mga mayaman, hindi nagpapatalo yan ng bigayan. Ikaw na nakikinig ngayon, di ba ganyan ka? Pagka may nagbigay sa'yo, gusto mo sukli ang kagad na merong mas ibigay sa'yo. Dahil, yan ang gusto ng Diyos. Ang kaloob ng tao, ulitin ko, a man's gift, make it room for him, and bring it him before great men. Kita mo yan? Last 10 minutes. Meron pa tayo oras. Number 5. 2 Corinthians 9:7. Sister Anna, meron ka bang Bible dyan? Pakibasa mo nga dyan. 2 Corinthians 9:7.
Ikalawang Korinto 9:7. Every man according as he purposeth in his heart. So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ayan. Isa pa sa benepisyo, ng sekreto ng benepisyo ng pagbibigay, ang Diyos pala, mahal na mahal pala ang mga taong, lahat naman ho tayo mahal ng Diyos. Ano? Baka ma-misinterpret nyo. God loveth a cheerful giver. Yung mga taong pag nagbibigay, lalo kung ikaw ay masaya, edi masayang tunay tayo. 2 Corinthians 9:7, God loveth a cheerful giver. Mas lalo kapag ikaw ay giver, lalagyan mo pa ng masayang puso. Ay, nako, sabi mo, oh Lord, nako, makapagbibigay na naman ako. Hallelujah! Alam mo, nung unang panahon, ang prayer natin, nakita ng Diyos yung prayer mo, Lord, ako na may pagpalain mo. Ayoko naman ganitong buhay. Yan, dumating na sa buhay mo na ikaw ay pinagpala, dapat lagi kang masaya. Huwag yung kung kailan ka nagbibigay at meron ka, parang sinasabi mo, bigayan na naman. Alam mo, sa simbahan, bilang pastor, within 39 years, alam ko na lahat ng bitukan ng tao alam mo, sa pag nag-uusap-usap ang mga pastor, kung sino pa yung mga reklamador, kung sino pa yung maraming nasasabi sa simbahan, yun ang hindi mga nagbibigay. Alam mo, kapatid kaibigan, wala sa atin yan. Wala sa JCTD, lahat tayo giver. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, amen. Ikaw yun. So God loveth a cheerful giver. Kaya po marami pong nagbibigay sa gawain ng Panginoon. At ikaw mismo, ikaw naman ang makikinabang nun, hindi naman po yung binigyan mo. Ang balik niya sa iyo, napakarami. Another thing, Luke 6:38. Ang ating viewers ngayon ay 150. Luke 6:38. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Luke 6:38. Give, it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that you meet with all, withal, it shall be measured to you again. Sister Beth, Luke 6:38. Ano ibig sabihin ito? Magbigay ka at ikaw na may bibigyan. Ano ba yung pagka-unawa mo dito? Ay, tapat mo yung microphone. Ang ibig pong sabihin doon sa binanggit ninyo ay kapag ikaw ay nagbigay ng buong puso, huwag ka nang maghintay na may kapalit. Sapagkat alam ng Diyos yun kung ano ang kanyang ibabalik sa iyo. Kaya kapag tayo nagbibigay, kaya na kailangan na buong puso natin siyang ibibigay. Huwag na nating hintayin na maghintay tayo, ano bang pwede niyang ibigay sa akin. Huwag na po. Kailangan voluntaryo po yun. Okay. At duktungan ako yun, Sister Beth. Give, it shall be given unto you. Ang ibig sabihin lang ni Sister Beth, ay yung bang talagang ang response ng Diyos talagang ibabalik ko naman talaga . At ang sabi dito kasi, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Iyon po ang isa sa benepisyo ng ating pagbibigay . Kung bakit ka nagbibigay, sapagkat may katumbas na reward ang ating Panginoon. At kapag ang Diyos na nagbalik ng kaloob natin, walang kalugi-lugi, talagang ibabalik sa atin ng Panginoon. Automatic po yan, natawag niya automatic anointing. Kayo ba ay naglakad na sa mall, tapos makita nyo mayroong salamin. Pagbukas nyo doon, inahanap nyo kung bakit sarado. Abay, pagtapat nyo doon, bumubukas na sa kusa ang inyong ang tawag doon, automatic door. Para ding escalator. Nakita mo yung escalator, yung isa pababa, may tao umaandar. Pero ito, hindi umaandar. Tinatanong mo, bakit hindi umaandar? Pero nung nilagay mo yung paa mo doon, yung kanang paa mo doon, abay, umandar, purihin ang pangalang tawag doon, automatic. Ganyan din po sa pagbibigay. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet, withal it shall be measured to you again. At dito muna tayo magtatapos, ano? At duduktungan natin to sa next Wednesday. At basahin ko na lang ito sa Tagalog, Lucas 6:38.
ito'y gamit na gamit pagka Linggo. At kuminsan hindi natin maintindihan kung ano ibig sabihin nitong Lucas 6:38. Ito po'y salita ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo, sabagat ang Lucas 6 na ito ay patungkol po sa beatitude. Ang sabi ng Bible dito, magbigay kayo upang bagyan din kayo ng Diyos. Ibig sabihin, sabi, eh bakit walang nagbibigay sa akin? Una pong tanong. Eh kasi nga, hindi ka nagbibigay. At kapag ikaw ay nagbigay, bibigyan ka ng Diyos. Ang Diyos po ang magbibigay sa iyo. At kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo, ito po yung kanyang gates, ang measurement niya. Ibabalik sa iyo ng sobra-sobra. Sobra-sobra. Pangalawa, umaapaw ang ibinigay ninyo. Umaapaw ang ibinigay ninyo. Tingnan natin sa ibang translation nga. Kulang to. Ang Biblia. Ito. Magbigay kayo at iyon ay bibigay sa iyo, inyo, hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw at ilalagay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na ninyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Purihin po ang Panginoon. Sa lahat po ng mga dumalo ngayong araw na ito, ang ating pinag-aaralan ay yung the secret benefits of giving. Alam nyo ba ang una nagbigay sa atin? Ang ating Ama sa Langit. Walang iba na binigay niya. Walang iba kundi si Jesucristo. Kapatid, kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap ang binigay ng Diyos Ama sa iyo, sa alahin ng tao, si Jesus na walang kasalanan, ginawang kasalanan upang tayo makasalanan ay magkaroon ng tunay na buhay. Gaganda ang buhay mo, aasenso ka. Kapag si Jesus, tinanggap mo siya sa iyong puso bilang Panginoon na tagapagligtas. At yan, mababago ang buhay mo, aalisin ng Diyos ang kahirapan, ang kasalanan, ang maagang kamatayan, at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Paano to mangyayari sa iyo, sa ating lahat, sa mga nakikinig ngayon? Kung hindi pa si Jesus nagahari sa iyong buhay, sabihin mo ganitong panalangin. Sumunod ka sa maikling panalangin, sabihin niyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, nagsisisi ng kasalanan, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Purihin pong Panginoon, kaya po pumosisyon po tayo sa panahon ng pandemic na ito. Ang Diyos po, hindi siya marunong magpabaya, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon, ang Diyos ay lagi tayong pagtatagumpayin. Praise the name of the Lord. At ipanalangin muna natin itong mga nagbigay ng mga prayer request. Tayo po'y dadako sa panalangin. Lord, dinudulog namin sa iyo ang si Reynaldo Bantillo, ang kanyang anak si John Mark Bantillo ay release deliverance. Nagsusuka po siya kagabi, sabi niya. Lord, release healing right now in Jesus' name. Si Arlene Bombasi, complete healing kay Lexi Jane Rivera na dengue in Jesus' name. Elioner Somera, iligtas sa ang kapahamakan ng kanyang pamilya. Si Darren Flor Romero, complete healing sa kanya po at kasama niya sa trabaho. Si Nus Celis Jobilin Canedo, gumaling po sa karamdaman, mawala ang sumpa sa kanilang pamilya, release deliverance. Si Caridad Liberan Garcia, ang kanyang brother Antonio Bautista, mawala ang panlalata at sakit sa lalamunan, be healed in the name of the Lord. Si Maria Wilma de Dios kagalingan sa Ubo, be healed in the name of the Lord. Eduardo de la Cruz, good buyer po sa Riceland sa pandi, mangyari ang gusto mo in Jesus' name, ayon sa kalooban ng Panginoon. Si Ina Rolls Villegas, healing kay Annabel Rashid, cervical cancer in Jesus' name. Right now, in the name of the Lord. Si Alex Bells, God bless you. Si Mirna Lim Ramirez, palakasin mo, ang sabi niya, palakasin ang kanyang asawa, na Panginoon ang kanyang asawa in Jesus' name. Hallelujah. Ganun din, i-bless ang kanyang mga anak. Si Michelle Atiliano, release good health and protection. Si Jason Velasco, magkaroon sila ng sariling bahay. Mangyari ang gusto mo, kapatid. In the name of Jesus, si Maria Wilma de Dios ay magkaroon po ng kagalingan in the name of Jesus at pagpalain mo ang kanyang second dose vaccination. Si Marnins Justiniano,
Oh Lord, i-comfort mo siya sa kanya pong pangungulila nung namatay ang kanyang anak in Jesus' name. Si M. Gabaydan, protection sa kanyang pamilya. Si Aurora Teodoro, continuous healing ng kanyang pamilya. Mawala po ang ubo at sipon in the name of the Lord. Si Anna Palsis, pagaling mo si Celine Anne Impang. Mawala po ang ubo, lagnat, sipon, pagkahilo in Jesus' name. Si Aurora Teodoro, si Inang Pining Reyes, mawala po ang sakit, ubo, sakit ng ulo at bumalik ang kalakasan in the name of Jesus. Si Jason Sagala, promotion ko po at transaksyon sa lupa, mangyari ang gusto mo ayon sa kalooban ng Diyos. Si Alm Somera, pagpalain mo kanyang negosyo. Si Klein Castro Santos, ang Besi Vaccine, ask the Lord for ano ito? Besi Vaccine for ayun, for me. Kanyang anak, si Craig Monina Santos and kids, Mila Toti Villanueva in the name of the Lord. Best, hindi Besi, nakalagay dito, best vaccine. ano ba ito? mali lang ang pagkapindot ng Y at saka T. Si Aurora Teodoro, hallelujah, pagpalaay mo po. Si Imelda Kuali Dumasing, pagpalaay mo si Jacqueline in the name of Jesus at magkaroon po ng job. Lorna Santiago, mawala po ang pamamaga ng paa ni Jenny Gomez. Praise God. Si Terin Atiliano, pray for Ma'am Virgie. Mag-undergo ng dialysis in Jesus ni Emelda Kauli Dumasing. Pagpalaan mong kanyang pamilya, mga kaibigan at relatives. Si Pilma Maximo, provision for the church in the name of the Lord. Si pagpalaan mo si Marisa Vergara. Si ang pinsan niya si Naida Salvador Libiran, positive sa COVID in Jesus name, be healed in the name of the Lord. Si Maricel Santos Castro, pagpalain mo si Jamaica Santos, Lelina, sumakit ang sikmura niya, be healed. Si Sarah Ramos, si Mami Lim, sama ang pakiramdam, pagalingin mo in the name of the Lord. Si Marites Agustin, healing prayer kay Gabriel Alvarez na sa hospital in the name of the Lord. In Jesus' mighty name. Si Marnis Justiniano, pagpalain mo po siya. Swalin Guardapes, kagalingan sa kanyang sakit, karamdaman, protection sa pamilya. Si Baby Andres, panalangin sa buong pamilya against sa COVID in Jesus' mighty name. Hallelujah. Salamat po Panginoon, pagpalain mo lahat ang mga sumubaybay ng ating pong programang ito. Hallelujah, and expect a miracle today. Receive your miracle today in your body, in your finances, in your spiritual life, sa inyong pamilya. Receive it in Jesus' name. Amen and amen. So magandang hapon po sa inyo lahat. This is Bishop Ted. Nagsasabi sa inyo na we are highly favored with God and we are blessed forever and ever, sabi ni Pastora Lily. God bless you sa inyo lahat.